You're still watching Sonnie TV on YouTube! What are you? And you're still watching Sonnie TV on YouTube! So ngayon, at the end of the month, so we need to say goodbye! Payday! Sana time! So pag sana time, doon natin nakukuha. Ngayon natin nakukuha yung ating pinagpaguran sa isang buong buwan. Yung saan, ito yung time kung saan makakapagpaguran tayo ng pera sa ating mga mahal sa buhay, makakabili tayo ng mga gusto natin, at makakain natin yung mga gusto natin. At pag sana time, lagi natin ugaliin na magpadala kay Polly gamit ah! Irony! Kasi kay Irony, mas mataas ang rate. At the same time, garantisado ang ating mga pamilya ay naka-insure! So, saan ka pa? Hindi kay Irony na at saka kay Pauli! Diba, Asti? Ngayon ay pumunta kami sa Lulu para kami ay mag-grocery ng aming mga gagamitin para aming mga supplies sa buong buwan. So, tayo ngayon ay magkakaroon ng grocery haul! So, hindi ka kakipan. So, yan, isi-isay natin kung ano ba yung ating mga pinamili dyan sa Lulu. So, ito na, sisimulan natin ang ating grocery haul. Una ay papaya. So, bumili kami ng papaya. Ang papaya dito ay nasa 8.45 riyals. So, around, magkano to? 100 pesos siguro. Tapos, since na kami ay minsan tinatama sa aming mga tabuhugan, bumili rin kami ng disposable cups. So, sa Pilipinas, mahal ang tissue. Dito, napakamura lang ito. Parang 17 riyals lang to. Sa Pilipinas, 200 plus ata ito. Kaya nung umuwi ko sa Pilipinas, parang nanibago ako kasi doon, roll tissue lang. So, kaya pumalaga ng tissue. Yeah. Tapos, kasi panigala pa kami, hindi lagi namin ginagamit na pampalik ko yung tissue here. So, alam ko talaga yung pinili namin ganyan eh. So, pumili kami ng ganito. Tapos, meron din tayo ng dalawang tide. Kasi sisu eh. Helium Tide. So, dalawa yung binili namin. Mas okay kasi mamili dito kayo sa Pilipinas kasi sa Pilipinas tinatakpan lang yung presyo. Para masabi yung sale. Tapos, bumili rin kami ng tinapay para sa mag-almusal. Ayan, makakailangan natin yung pag-almusal. Meron din tayong spring pringles. Dalawa paprika flavor. Tapos ito, ito yung gusto namin sa noodles dito. Maggi, tapos fried noodles. Minsan, nilagay namin ito ng egg o kaya naman century o ng tuna. Ayan, hinahan namin sa tuna. Tapos, bukod sa papayang dito, sa papayang dito, bumili rin kami ng papaya ulit. Papayang buo. So, ayan. Ano pa ba meron? So, yung kakabayan, usually, magkano ba yung inaalat mong budget pag mag-grocery ka o yung allowance mo for grocery for a month? And at the same time, bumili rin kami ng ganito. Paano ba sabihin ito? Closer? Closer? Ayan. 7 days. So, meron siyang 7 days with coca filling. Filling talaga. Kung di ba siya may filling. So, ayan. Asian nut flavor. So, 7 days. Kasi yung 7 days yan yung nakakatulong sa atin pag wala tayong mga budget. Tapos, bumili rin kami ng lemon. Kasi yung lemon, lagi namin siyang ginagamit pag niluluto kami. So, dito yung lemon, ito ay nasa 6 reals lang. So, mga 80 to 90 pesos sa Pilipinas. Kasi dito sa Saudi Arabia, mas mura yung bilihin. Tapos, bumili rin kami ng... Tada! Chocolate cookie! So, ito nasa 11.90 reals. So, mga 140 pesos pa sa atin sa Pilipinas. Pero mura na rin. Kasi dito yung mga pinihin, parang 11, 10, 2 digit. Kasi further ko sa Pilipinas, kan? Naku, napakamahal na nga. Tapos, ito sabi ko. So, anyway, meron kami yung dalawa yan. Kasi, parang hindi na kami bibili. Naikin ko pa yung stock. Tapos, ito, panghugas ng pinggan. So, locks. So, dito yan. Tapos, magkakaroon kami ng, ito, paa ng baboy, paa ng baka. So, lulutuin namin ito, paa ng baka. Siguro gagawin na namin itong patatin. Ang dalawang piraso nito ay nasa 13.20 ito. Ito, 13.80. So, siguro, ipapatatin na lang namin yan. So, ayun. So, pag kumakain, syempre, hindi naman lagi nakubos. Kaya meron kami take out. So, ito ay chicken at saka rice na parang mamaya makakain na namin. So, so, yun. Yun lang yung mga grocery haul namin. So, itong mga to, nasa ano na to? Nasa 201.55 reals lang. So, mga nasa 2,500. Itong mga to pa lang. So, 2,500 na yan. Di ba? Ang dami na. Kung sa Pilipinas, yung 2,500 pa, parang ilang piraso lang ng
ng mga produkto yung mga gamit mo. Tapos, bukod doon, meron kami ni kanya-kanyang binili. Ako bumili ko nito. So, pang ano to, pang porridge siya. So, yan. So, para pagkutagan, madali kasi ko magbutong tsaka nahilagay yung sisura ko. Tapos, bumili rin ako ng plum. Ito, mga plum siya. So, magkano to? Ito, nasa 100 peso sa atin, plum. So, pwede mo siyang papakin. At least, pamatay yung butong, di ba? So, nandiyong sisura niya. Sarap to. So, ano pa ka? And then, bukod doon, bukla rin ako ng tatayili ko. Thumbs up. So, bukla natin. Ayan, tatlo na siya. Tatlong piraso. So, may blue, may green, may pink. Tapos, bumili na ako ng ganito kasi madaling mabusal-sal yung mga toothbrush ko. So, yung usually na ginagamit ko is yung Sensodyne. Kasi, malambot siya. Malambot siya sa bunga. Malambot siya sa gums. Tapos, yun. Basta feel ko lagi sa Sensodyne. So, dalawang Sensodyne yung binili ko. Tapos, eto na. Eto ay, para sa kilikili. Kasi syempre, dapat lagi kang fresh. Hindi ka na mamamo. So, dun sa akin, dun sa personal kong binili, nasa 172 ata itong mga to. Tapos, bumili pa ako ng, may binili pa ako eh. Kasi, bukod sa grocery, talagang yung marami yung mga murang produkto. Ang murang appliance store or mga gadget. So, bumili ko nito. Smartwatch siya. Smartwatch. So, nasa 49 reals lang siya. At least, kahit hindi kilala yung brand, naka-smartwatch ka naman. Tapos, ito, nabili namin sa 39 reals lang. So, ito yung wireless charger. So, ipapatong mo lang. Ito yung phone mo, magka-charge na siya. So, excited ako matesting itong wireless charger ko. Ayan. Tapos, buto doon, bumili na ako ng personal disco, sun silk na shampoo, and Jergens, kasi so, kailangan mo laging fresh yung balat mo kasi ang problema nito, lagi kang magdadry kung wala kang lotion. Tapos bumili pa sila ganito, soundbar. So ito, 149 reals to. Okay naman yung tunog, titestingin natin sa kanyang birthday. Kung kamusta, ayan, 149 icon, hindi ko alam kung anong tama. So, ayan, sound bar system, 149 reals lang. So, ayan, ayun yung mga binili niyang personal. So, ayun po, ayun po, ito lang po yung mga grocery po natin for tonight. Kasi, para sa amin, pwede yung mga kailangan namin supply. Kasi, hindi mo kailangan mag-spend ng too much para sa mga bagay na hindi mo naman magagamit. Sa kasalukuyan. So, kailangan ko yung kailangan mong maging matipid, kailangan mong mag-budget, kasi at the end of the day, wala ka naman ibang asahan dito sa abroad, hindi ang sarili mo. Unless, makapala mukha mo mamumuta pa sa iba o rin nakakahiya naman, di ba? Kasi kagaya mo, OFW rin sila, na meron din sila mga responsibilidad na kailangan nilang gawin, na kailangan din ng pagkagastusan. So, yun lang lagi natin isip. Dapat maroon ko talaga sa pera dito sa summary. Wow! As ikaw maroon ako sa pera. So, if you have any comments, suggestions, or kung nakarelate kayo sa pag-budget, please comment below. For the meantime, thank you for watching my vlog, and please don't forget to subscribe, and at the same time, click that notification bell for you to be notified every time na mayroon akong bagong vlog or video di-upload sa akin channel. Bye-bye, and God bless everyone, and thank you, and mga salamat po.